Sa muling pagsala ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial kahapon, isiniwalat na niya ang laman ng kaniyang dollar at peso accounts. Pero ayon sa punong maestrado, mayroon lamang daw siyang $2.4 million at 80 million pesos. Taliwas sa sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na 10 hanggang 12 milyong dolyar. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ito kayo po ba ay handa sa iyong katawan at kaisipan na sumali dito sa paglilitis na ito? This court takes judicial notice of the fact that your doctor made a statement in the papers that you are not physically well. Ako po ay pumarito. Actually, labag po sa kagustuhan ng aking mga doktor at against my better judgment to come here. Kaya lang po, nasa puso ko po yung obligasyon ko po at yung pangako ko sa bayan na magpaliwanag. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi po ng inyong paumanhin sa nangyari nung Martes. Hindi ko po inaasahan na gano'n ang mangyayari. Hindi na isinailalim sa direct at cross-examination si Chief Justice Renato Corona sa kanyang pagsalang sa ikalawang pagkakataon sa witness stand ng impeachment court. Kaya naman mga senator judge na nagpukol ng mga tanong sa kanya. At nang isinuminte ng punong maestrado sa korte ang waiver na pinirmahan niya para mabuksan ang kanyang dollar bank accounts at mabusisi ang mga statement of assets, liabilities and net worth nang wala ng kondisyon, diretsahan na siyang tinanong ng mga senador tungkol sa kanyang cash assets. I would just ask po, are you willing to reveal po kung magkano laman ng dollar accounts? Opo. So, umigit ko mo lang po ay 2.4 million US dollars, pero gusto ko pong ipaliwanag yon na hindi yon pinasok sa bangko ng 2.4 million dollars. Yun po ay binili over so many years. Wala pa po yung FCDU loan, nag-iipon na po ako ng dollar. Nag-i-invest na po kami sa dollar. At any given point, did you have $12 million in any or all of your foreign currency accounts? The answer po is never. Never I did you never have? Never at any time had 10, 11, 12 million dollars. Magkano po yung pinakamalaki? Ngayon po siguro yung 2.4 na yon. In your 3 peso accounts, can you give us a figure of Chief Justice? Ang kwento ko po ay mga humigit ko mo lang mga 80 million pesos. Itong 80 million pesos po ito can be broken down into the proceeds of the Basagidote property, the expropriation proceeds from the City of Manila, consisting of about 34.7 million. Tapos yung kinita po nito ng Basagidote money na ito over 11 years, na humigit ko mo lang po, ang estimate ko po eh, siguro mga nasa mga 10 million pesos. Yun nga pang kay Charina, for her house and savings, mga ang estimate ko po ngayon ng mga around 15 million. Meron din pong nanggaling doon sa anak ko si Carla na 4 million, at saka si Francis po na meron po siyang 2 million from his own. Yung tinatawag naming Coronado Fund, named after my mother. Yung sinakinwento ko po sa inyo noong Tuesday, about a few years before my mother actually died in 1995, yung mga 1990 po, binigay niya sa akin yung cash na nasa pangalan pa niya, na hinabili niya sa akin. Sabi niya, kukunin mo na lang dyan lahat ng pagpapagamot sa akin at yung mga gamot ko, doktor, at yun na nga po, yung kanyang funeral expenses. Si Senator Franklin Drilon, sa dulo ng PowerPoint presentation, inusisa si Corona tungkol sa mga cash asset na hindi idineklara sa SALN ni Corona.
Apparently, none of this is being reflected in your silence, Mr. Chief Justice. Is that correct? Yes, sir. But I already explained that last Tuesday. And the reason is because I believe that the dollar deposits need not be reported in the Salen because of Republic Act 6426. Okay. So, yung pesos naman po, gaya po nung pinaliwanag ko, hindi ko po rin i-report yun kasi commingled funds yun. Nang hindi, sa pangangasiwa ko lang po yun, hindi naman po sa amin yun. Kasunod nito, humingi ng paglilino si Senator Francis Pangilinan. Meron ho kasi tayong provision sa ating saligang batas, yung Section 17, Article 11, na nagsasabi na dapat po, under oath, we declare our assets and liabilities and net worth. Kung meron pong saligang batas na provision na nagsasabing dapat po natin ilabas yung ating salen, may we just have one more minute? Yes, sir. Proceed. Ano hong mangingibabaw? Yung isang batas o yung saligang batas? Eh, dun naman po yung tutuloy yun eh. Kasi ang nakalagay po sa saligang batas, as may be provided by law, ayun po yung law eh. Pero pahabol ng tanong ng senador, bakit daw winidraw ni Corona ang kanyang cash assets nang i-impeach siya sa Kamara noong nakaraang Disyembre? Marami pa rin naman po akong naiwang mga kaibigan at saka mga kumpa-kumpari doon sa Malacanang eh. Si ilan po sa kanila ang tumawag sa akin, i-freeze yung mga deposits namin. Eh kung palagay ko, kung kayo po ay nasa lagay ko, palagay ko pareho din ang gagawin ninyo eh. Pangangalagaan din ninyo yung pinaghirapan ninyo sa buong buhay ninyo. Isa rin sa mga tumayo para maghain ng clarificatory questions si Senadora Miriam Defensor Santiago. My question is, what is the effect on the members of the Supreme Court, led of course by the Chief Justice, with respect to the following principles? Number one, the principle of checks and balances. How do you view this principle as impacted by the present impeachment trial? I think this whole impeachment proceeding has had a very chilling effect on the Supreme Court. Yung pagwawasak po niyang checks and balances na yan ay probably siguro po ay ang pinakamasamang epekto nitong impeachment complaint na ito. Pagka sinira ninyo yung checks and balances na yan, yan po ay siguradong diktatura na ang susunod. Sa huling araw rin ng kanyang pagsalang bilang testigo sa sariling paglilitis, binanata ni Corona si Ombudsman Conchita Carpio Morales na tumistigo laban sa kanya. I'm sorry, I really apologize to this court to have to say it, pero may tanong po si Senator Jingoy Estrada. Talagang po nagpagamit si Ombudsman sa Malacanang. Winagayway niya rito yung isang dokumento ng supposedly or allegedly coming from the AMLAC. Eh, parang hindi naman po tama yon kasi hindi man po authenticated yung dokumentong yun. Wala naman po akong alam na guilty ako ng isang predicate crime. Hindi naman, alam ko naman, hindi naman ako iniimbestiga. Wala namang court order. Walang kung ganito, walang kung ganyan. And yet, naglabas na po siya nung alleged AMLAC report na yon at pina-PowerPoint presentation pa dito. Pag-amin din ni Corona, matagal na sila may hidwaan ni Morales kahit nung siya ay Associate Justice pa ng Korte Suprema. Magpinsan din daw kasi sina Morales at Associate Justice Antonio Carpio ang sinasabing pinakamahigpit na katunggali ni Corona sa posisyon ng punong maestrado, kapalitin ng Chief Justice Renato Puno noong 2010. Nung ako na nga po ay ang nahirang na Chief Justice, I felt there were many times I have to be careful about what I say. Medyo nagkakagiriang kami, although in a very subtle way, ni Justice Carpio. Siguro natural lang po sa isang isang collegial body yung ganun. Pero napupuna ako na even if I felt na tama ako, hindi ako kinakampihan ni Ombudsman ni Justice Morales. Dumating na nga po yung kanyang retirement. Eh, humihingi po siya ng isang napakalaking budget for a retirement. Ang regular budget po ng retirement for a justice po eh, mga nasa mga 500 to 600, mga ganun po eh.
500,000. Inungkat din Estrada naunang hamon ni Corona kay Morales na mag-resign kung mapatunayan ang punong maestrado na nagsisinungaling ito. Yan po ay hamon nyo pa rin hanggang ngayon? Opo. Hinahamon nyo pa rin si Ombudsman Morales na mag-resign? Na mag-resign? Opo. Kayo po, hindi ho kayo mag-resign? Hindi po. He may step down. Matapos i-discharge sa witness stand si Chief Justice Corona, formal na naghahain ng testimonial at documentary evidence ang depensa, gayon din ang prosecution ng kanilang supplemental evidence. This case is now submitted for final resolution by this impeachment court subject to the oral argument of the two sides to be held next Monday. Joseph Morong, GMA News.